Hello na guys! So, mag-share lang ako sa inyo ng quick guide para dun sa hindi pa nakapag-submit ng kanilang tax information para dun sa ating Google payment. So, kung may hindi po kayo naintindihan dito sa aking tutorial guys, pwede po kayo mag-leave ng comments. Feel free po to drop your comment or questions kung may meron kayo tanong. Kasi kailangan po natin mag-submit ng ating tax information sa ating Google payment. Kasi po, kung hindi nyo po yun gagawin, magkakaroon po tayo ng automatic default pag-end ng May 31, magkakaltas na po si YT ng AdSense ng 24% sa ating revenue pag hindi kayo nakasubmit before May 31. So, start is June na siya. So, ayan guys. So, feel free po to follow this guide. And of course, I want to say thank you and shout out to Kiana Vlogs na isa din sa nag-guide sa akin kahapon. Salamat sa iyo langga. I love you. So, guys. So, let's do this. Anyway guys, so please don't forget to subscribe, like, share, and comment down below. And share these vlogs para sa iba din na hindi pa nila nagawa. At least magkakaroon sila ng idea kung paano nga ba, paano yung gagawin natin doon sa ating Google Tax Information Sheet na kailangan natin ikulapan. So thank you guys. Love you all. Punta po tayo dun sa Manage Tax Info. So magdadirect po yung ating account sa ating Gmail confirmation. So i-click nyo lang po, then next po tayo. Click nyo po yung individual, then next, yes, of course, yung no. Are you citizen of the United States? So, no po yung click natin, and next po ulit. Pag na-click nyo na po yan, piliin nyo po yung purse, yung Ben. So, sa pinakataas po yung una, piliin nyo, okay? Then, magdadirect na po siya, so hindi na kailangan natin ng tax identification, just name, country, and address natin po. So, kung ano po yung nilagay nyo sa inyong Google AdSense, yun po yung i-follow nyo na address. Okay? So, mag-fill up lang po tayo dyan ng ating mga address, mga palangga. Then, magdadirect na po siya sa next page. Okay? Then, next po natin. So, dyan na part, mga palangga, meron po siyang tanong doon. So, existing payment. So, yung pinili ko po is existing payment po. So, yung first na box, okay? Yung bilog. So, pag na-confirm nyo na yun, makaka-receive kayo ng email na your tax information has been approved. So, ganun lang po siya kadali. Basta yung first, okay? Pag nakasahod na po kayo sa kay Google, yun, piliin nyo yung first part.